Hello mga bata! Ako po si Teacher Giselle. Ipabalik sa inyo ngayong linggo para sa panibagong aralin na pananampalataya. Naalala mo ba ang natutunan natin noong nakaraang linggo? Natutunan natin ang tungkol sa paglago na gaya ng Panginoong Hesus na may mabuting pagkatao sa pamamagitan ng ating tama at mabuting pag-uugali. Kaya, dala mo na ba ang iyong Biblia para sama-sama nating marinig ang boses ng Diyos? Bigyang pansin kung ano ang matututunan natin sa CBC Online Class ngayong linggo sa inyong tahanan. Hey! Naranasan mo na bang tumanggap ng espesyal na bisita sa inyong tahanan? Ano ang ginawa mo para pasayahin sila? Gusto natin na palaging gawin ang pinakamaganda, di ba? At naranasan mo na din bang maging pabigla-bigla at pagkatapos ay nagkamali ka? Nagsisi ka ba? Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang espiritual na bata? Alam mo ba, sa tuwing nalulungkot tayo o nagagalit kapag ang isang kaibigan ay mayroong bagay na mas cool kasi sa atin, ang masasamang damdamin na ito na meron tayo kapag nakikita natin ng isang tao na meron siyang isang bagay na wala tayong kakayahan na magkaroon. Ito ay tinatawag na inggit. At ito ay isang kalooban ng ating laman, ng ating sarili, na hindi nakalulugod kanino? Sa Diyos. Upang magkaroon ng lakas na huwag gawin ang ating sariling kalooban, kailangan natin maging espiritual. Iyon ay ang nag-iisip gamit ang katalinuhan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa Biblia, makakita natin na ang dalawang magkapatid na babae ay tumanggap ng napakahalagang bisita sa kanilang tahanan. Ang Panginoong Hesus mismo! Isipin mo kung gaano kalaking pribilehiyo, di ba? Kung sa bahay namin siya dadalaw, gagawin kong napaka-espesyal ang lahat. At ikaw, ang isa sa kanila na ang pangalan ay Martha ay sobrang excited at nasimulang mag-ayos ng bahay. Iniisip niya kung saan uupo si Jesus at kung ano ang maihahanda niyang masarap na pagkain para sa kanya. Habang ang kanyang kapatid na si Maria ay naghanda na at nag-aalala na maging handa na tanggapin si Jesus at makinig sa kanyang mga turo. Pagdating ni Jesus, si Martha ay mukhang pagod na pagod at galit na galit kay Maria dahil siya lamang ang nag-aasikaso sa lahat ng bagay at hindi tumulong si Maria. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jesus, "Hindi mo ba sasabihin sa kanya na tulungan ako?" At sa pagkatakan ni Martha, labis na ikinatuwa ni Jesus ang ginawa ni Maria dahil mas inalala niya na magbigay pansin sa kung ano ang itinuturo ni Jesus. Habang si Martha ay nag-aalala lamang sa kung ano ang dapat niyang gawin upang ipakita sa kanyang mga bisita na siya ay kumikilos bilang isang taong makalaman na nag-aalala sa kung ano ang iisipin ng iba. Si Maria bilang isang espiritual na tao na may katalinuhan na inisip niya, "Wow! Napakaganda na narito si Jesus sa aming bahay na nagtuturo sa kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Gusto kong maging malapit at magbigay pansin sa kanyang mga sinasabi." At dito, ipinakita niya na inuuna niya ang Diyos. Tingnan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Buksan ang Biblia sa libro ng Galatia, chapter 5, verse 16. Sabay-sabay nating basahin. Sabi dito, "Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman." Upang maging isang espiritual na bata, ibig sabihin ang isang taong hindi gumagawa ng kanyang sariling kalooban ay kailangan niyang gawin kung ano ang nakakalugod sa Diyos
at manatiling malapit sa mga taong inuuna ang Diyos. Ang mga tao na inuuna ang Diyos, gusto nito palaging maging malapit sa Kanya. Pumupunta sa simbahan, nananalangin araw-araw, nagbabasa ng Biblia upang malaman ang Kanyang salita, nanonood ng mga video, at naglalaro na nagtuturo ng magandang bagay. Ang mga pagpipiliang ito ay ginagawa ng isang espiritual na bata at meron kang lakas na labanan ng iyong mga kalooban, ang iyong sarili at ang iyong laman. Gusto mo bang maging isang espiritual na bata? Kaya manalangin tayo at humiling ng tulong sa Diyos. Kung nasaan ka man, kung maaari, nais ko na ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa inyong puso para hilingin natin sa Diyos yung tulong niya para maging isang spiritual na bata. Panginoong Diyos, ngayon sa araw na ito, ngayon Panginoon, lumalapit kami sa iyo para hilingin nga Panginoon yung tulong mo. Dahil tulad ng natutunan namin ngayon na kailangan namin maging espiritual na bata para malabanan yung sarili namin, malabanan yung gusto ng laman namin. Dahil Panginoong Diyos, yung kagustuhan ng laman namin o yung kagustuhan ng sarili namin, alam namin Panginoon na masama at ito ay hindi nakakalugod sa iyo. At ayaw namin ito dahil Panginoon, ang gusto namin ay pasayahin ka Ama. Kaya ngayon, Panginoon Diyos, lumalapit po kami kasama ng mga bata na nandito para hiningin sa iyo yung tulong mo, especially Panginoon Diyos, yung direction at yung banal na espiritu mo. Dahil pag meron kami itong Espiritu Santo o banal na espiritu na nanggagaling sa iyo, meron kami itong guidance, meron po kami itong tulong na Panginoon gawin yung tamang pagpipili sa araw-araw. Kaya Panginoon, hinihiling namin sa iyo na tulungan mo kami sa bawat araw sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na makagawa ng tamang pagpipili, tamang desisyon para pasayahin ka at malabanan kung ano yung kagustuhan ng aming sarili, kagustuhan ng aming laman. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyong kamay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo mga bata, Amen! Pagkatapos nating matuto, huwag kalimutan na kailangan natin isabuhay ang itinuro sa atin ng Diyos. Pagkatapos ay kumuha ng isang bote na walang laman. Na-representa ito sa isang bata na kumikilos dahil sa masamang damdamin, gusto niya ang marahas ng mga laro, tamad mag-aral, nagagalit siya kapag may pinapagawa sa kanya ang kanyang tagapag-alaga sa kanya. Iyon ay isang bata na makalaman. Ngayon, hipan ang bote. Nakaya mo bang patumbayin ito? Madali, di ba? Ngunit kung ang bote ay puno ng tubig, ang bote na puno ng tubig ay re-representa sa isang bata na nakalulugod sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, sinusunod ang nag-aalaga sa kanya, ibinabahagi ang mga natutunan niya mabuti. Hipan mo ulit ang bote. Nakaya mo bang patumbahin? Hindi. Tama. Dahil ito ay puno. Hindi ito madaling matumba. Kaya ganito din ang espiritual na bata. Dahil lagi niyang pinipiling gawin ang kalooban ng Diyos. Malakas siyang magsabi ng hindi sa hindi na nakalulugod sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Maria. Kailangan nating mapuno ng kung ano ang nakalulugod sa Diyos upang maging espiritual. Naiintindihan niyo ba mga bata? Napakagandang matuto kasama ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam!